Oriental Mindoro mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Tamaraw Vision Network. Ako po si Jake Viraya. Dito po ang TVNet Newsline. Ika-23 sa buwan ng Agosto taong 2022 at sa ulo ng ating mga balita. Lokal na opisyales sa nanawigan ng Oriental at Occidental Mindoro nagsama-sama upang talakayin ang kinaharap na problema sa Oriente. Viral post kaugnay sa ulat ng harassment sa mga lansangan sa lungsod ng Calapan, nilinaw ng Calapan PNP. At bagyong Florita, patuloy na magpapaulan pa rin sa Mimaropa. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa Fast Internet Connection plus Cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami, una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye natin mga balita, kasabay ng talakayan tungkol sa formal na paglulunsad ng Electronic Real Property and Business Licenses Management Payment System, pinamangalan ng Pamahalaang Bayan ng Gloria ang Top 10 Business Taxpayers at Top 10 Real Property Taxpayers sa kanilang bayan. Ito ay upang mabigyan ng pansin ang kanilang mahalagang kontribusyon na siyang ginagamit na pondo sa pagpapaunlad ng Bayan ng Gloria. Isinagawa sa Bayan ng Gloria kamakailan ang forum tungkol sa formal na paglulunsad ng Gloria Electronic Real Property and Business Licenses Management Payment System sa kanilang bayan na pinangasiwaan ng Municipal Treasury Office. Layunin nito na hikayatin ang mga mamamayan na subukan ng nasabing digital platform na nagsusulong ng online na pagbabayad ng business permit at amilyar. Gayun din ang malawakang pagtalakay hinggil sa mabuting benepisyong maidudulot nito. Ang pagpupulong ay dinalawhan ng mga negosyanteng kumukuha ng business permits at mga may-ari ng lupa at establishmento taon-taong binubuwisan. Kasabay nito, pinangunahan ni Vice Mayor Romeo Edward Alvarez ang pagbibigay ng parangal sa Top 10 Business Taxpayers at Top 10 Real Property Taxpayers sa kanilang bayan. Ito ay upang mabigyan ng pansin ang kanilang mahalagang kontribusyon sa pamamagitan ng binabayad nilang buwis na siyang ginagamit na pondo sa pagpapaulan ng Bayan ng Gloria. Samantala, 80 micro, small at medium enterprises sa bayan ng Bako at Victoria ang tumanggap ng livelihood kit sa Department of Trade and Industry, Oriental Mindoro, sa ilalim ng programang pangkabuhayan sa pagbangon at pinhawa. Ang mga benepisyaryo ay natukoy ng DDI na naapektuhan ng kalamidad tulad ng bagyo at ng kasalukuyang pandemya. 79 na manininda at isang nag-aalaga ng baboy mula sa bayan ng Bako at Victoria ang nakatanggap ng livelihood kits sa Department of Trade and Industry, Oriental Mindoro sa ilalim ng programang pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa. Sa bayan ng Bako, tinatayang nasa 46 na may-ari ng tindahan ng grocery, karne at gulay ang nakatanggap ng livelihood kits, habang sa Victoria nasa 33 na may-ari ng tindahan ng grocery at isa na mag-aalaga ng baboy ang tumanggap nito. Ang mga natukoy na benepisyaryo ay mga micro, small and medium enterprises sa mga nabanggit na bayan na naapektuhan ng kalamidad tulad ng bagyo at ng kasalukuyang pandemya. Pinangunahan naman ni DTI Oriental Mindoro Provincial Director Arnel Hotalia ang pamamahagi ng naturang kits kasamang lokal na opisyal ng mga nasabing munisipalidad. Ayon sa DTI Oriental Mindoro, layunin nito na mapabilis ang pagbangon ng mga ito at makapagsimula muli. Bago ipamahagi ang livelihood kits, sumailalim muna ang mga beneficiary sa isang seminar patungkol sa entrepreneurial mindset na pinangunahan ng mga negosyo center na naglalayong paunlarin ang kaalaman ng mga ito sa pagninegosyo. Antabayan na ng iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Maya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na! Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naay sa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet.
Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Kamusta ka na? Grabe no, halos 2 taon na tayong ganito. Pero bilibre naman ako sa mga nagawa natin. Ang pagmamask bahagi na ng araw-araw. Mas malinis at maingat na rin sa ating mga galaw. Pinahalagahan natin ang kalusugan. Kahit paminsan, kinailangang mapalayo sa minamahal. Nagpabakuna at nagpabooster. Kahit kabado sa karayom, naging matapang para sa dagdag na proteksyon. Sa pagkakaisa, malayo ang ating narating. Nakabalik tayo sa mga namimiss nating gawin. Kinaya dahil sa alaga sa isa't isa. Kaya sige lang, anumang hamon, mas kakayanin pa. Tuloy ang ingat, tuloy ang angat. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro. Ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max sa TV Net kami. Una sa Mindoro, TV Net pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TV Net office sa inyong lugar. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro. Ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TV Net kami. Una sa Mindoro, TV Net pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TV Net office sa inyong lugar. Ay pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, you should be able to. You learned about the person. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Inesponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Binigyan linaw ng Calapan City PNP ang mga viral posts sa social media kaugnay sa ulat ng harassment sa mga lansangan sa lungsod ng Calapan.
anila agara nila itong inaksyonan at kasalukuyan ngayon nilang tinututukan. Sa mga nakalipas na araw, nag-viral sa social media ang mga posts mula sa mga netizens na may karanasan patungkol sa isang hindi pa nakikilalang lalaki na nakakotse at nakikipag-usap sa mga kabataan at sa pilitan umano silang pinasasakay sa sasakyan nito. Halos magkakaparehas ang paglalahad ng kanilang karanasan at ang pagkakakilanlan ng salarin, ganun rin ang estilo ng modus nito. Sa eksklusibong panayam ng TVNet Newsline kay Calapan City Police Chief Lieutenant Colonel Anthony Ramos, sinabi niyang wala silang natatanggap na reklamo o anumang report kaugnay sa nabanggit na pangyayari. Nang makaabot sa kanilang kaalaman ang viral post na ito, agad-an niya silang umaksyon kaugnay dito. Paliwanag pa ni Hepe, bagamat walang formal na reklamo sa kanilang istasyon, ay hindi nila maaari itong baliwalain, lalo na't kaayusan at kaligtasan ng mga Kalapeño ang nakasalalay. It went viral and it created disturbance dun po sa ating mga kababayan. Unang-una po ma'am, sa lahat po, for information of everybody, wala pong report ng anuman pong incident pertaining to, sabihin na po natin, kidnapping, forced abductions, or the like, or attempted abduction, or anything. Wala po. Wala po tayong report as of now. However po, since meron na pong nangyari na ganito, we cannot take it lightly na parang palalampasin lang natin. Dagdag pa ni Lieutenant Colonel Ramos, una na nilang ginawa ay validation at investigation. Kasama na dito ang paghahanap at review ng mga CCTVs na posibleng nakakuha sa naturang pangyayari. Kasalukuyan na rin niya kinakausap nila ang mga nagpost sa social media para sa kabuuang detalye at ilang pang mahalagang impormasyon. We already talked with my personnel, yung ating mga chief clerks, and then we will conduct two things. Number one po is validation. I'm ordered my men to locate the personalities yun pong nag-post. And then we will go into invite him or her. And we will go into get the basic information. Kung saan ang galing, yung information niya, lugar, tao, the pangyayari, and the date. Kasi wala pong nakalagay na date data doon. So we will confirm. Second po, we will go into contact investigation. We will go into review the CCTVs in the area. Kung nakunan po ba ng footage, yung pangyayari, or nakunan ng naplakahan yung mga sasakyan na sinasabi niya, the black and the white car. And then if that information will corroborate with each other, then we will go into study kung meron po tayong may papayag na case or maglalabas po kami ng official na statement if that incident is true or not. Panawagan naman ng opisyal sa publiko ang patuloy na maging mapagbantay at tiyakin na laging may kasama, lalo na sa gabi. Para naman anila sa mga netizens, bagamat nagpapasalamat sila sa paalalang pag-iingat, dapat rin anila laging maging responsable at maingat sa mga maaaring idulot o epekto ng impormasyong ibabahagi. Yes po, doon po sa ating mga kababayan, still po kung isang panawagan, number one po is be vigilant, maging vigilant po tayo. Kung tayo po ay lalabas man ng ating bahay, preferably, dapat po, kung maaari, meron po tayo dapat nakasama. And second po, we must have a emergency numbers na sa ating mga cellphones. Emergency numbers ng ating pwedeng tawagan. Pwede pong policeman or barangays, meron po dapat tayo. Yung preferred po natin na police officers, pwede po yung mga kaibigan natin, yun pong ating mga relatives, or kung wala man po, meron po kami mga hotlines sa mga barangay hall, pwede nyo pong tawagan yun, that is active. Pangalawa po, if incident happen, huwag po kayo magkatubiling i-report sa amin para mabigyan po natin ng karagdagang action. At na naman po sa ating mga kaibigan na gumagamit ng social media, be responsible po sa mga posting, sa mga comments, lalong-lalo na po sa social media.
we are pleased to say na if the intention is for the awareness, for the security po ng ating mga kababayan, we will appreciate that. But if there are information that you will convey just to sow fear and disturbance dun po sa ating ibang kababayan, please po, be responsible. And dun po, lalo-lalo na po dun sa mga posts na magbabayaran. Alam po natin ang mga kasagabal po sa kaayusan ng ating bayan. Samantala, naglabas na ng opisyal na pahayag kaugnay sa viral post ng harassment sa lungsod ng Calapansi City Mayor Malu Morillo. Aniya, hindi niya hahayaan na magkaroon ng ganitong uri ng kaguluhan sa lungsod ng Calapan. Naglabas na rin ng kanyang pahayag kaugnay sa pangyayaring harassment sa lansangan si City Mayor Malu Morillo. Ayon sa punong lungsod, hindi na dapat hintayin na lumala pa ang sitwasyon at mauwi sa kaso ng kidnapping o anumang uri ng krimen ang lahat. Agad-ani niya siyang nakipag-ugnayan kay Calapan City Police Chief Lieutenant Colonel Anthony Ramos upang bigyan ng agarang aksyon ang mga sumbong na ito ng mga netizens. Titiyakin na niyang mananagot at mapaparusahan ang sinuman o grupong nasa likod ng pagbabanta sa seguridad ng taong bayan. Inaasahan rin na niya ang partisipasyon ng mga barangay officials upang masiguro ang kaligtasan at kaayusan sa kanilang nasasakupan. Ganunpaman ay tiwalaan niya siya sa kapulisan ng lungsod at mga kinatawan sa barangay. Naniniwala siya na dahil nga sa mga report na ito mula sa mga concerned citizens o netizens, alam niyang mas pagpupursigihan pa ang pagbabantay at hihigpitan ang seguridad sa mga lansangan. Payo niya sa mga Kalapeño ang laging maging maingat, mapanuri at alisto sa tuwing lalabas ng tahanan. Alamin ang numero ng Calapan City Police at isave ang hotline numbers sa mga mobile phones. Sakali aniyang malagay sa alanganing sitwasyon na may kinalaman sa kaligtasan at banta ng buhay o makasaksi sa krimen, ay agad anilang itawag o mag-text sa mga kinauukulan. Sa huli, pahayag pa rin ni Mayor Morillo. Asahan aniya na sa ilalim ng kanyang pamamahala ay hindi niya hahayaang mawala ang kapayapaan sa mga komunidad at seguridad ng bawat Kalapeño. Magbabalik po ang TVNet News Live makalipas lamang ilang paalala. This feeling, it's so so cool. I'm just here chilling, there's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good, and you don't want it to end. Let's get moving, let's get dancing. No more waiting. Let's get this show on. Come on. Can't get any better than this moment right now. It's cool, it's fresh, I know. Oh, it's wonderful. And all it takes is you and me. Just right here at home. Oh, 'cause the best place in the world is still with you. I know. Right here with you. Wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner.
na tipo ng mga pinakamataas na opisyalis sa lalawigan ng Oriental at Occidental Mindoro sa isinagawang forum upang talakayin ang kinaharap ng problema sa kuryente ng dalawang probinsya. Isa sa mga nakikitang solusyon upang magkaroon ng sapat na supply ng kuryente ay ang pagkonekta sa Luzon grid sa pamamagitan ng submarine cable sa mainland Luzon na magiging pangmatagalang solusyon dito. Nagtipon-tipon ang mga pinakamataas na opisyalis ng lalawigan ng Oriental at Occidental Mindoro sa isinagawang forum ng Concerned Citizens for Power Consumers upang talakayin ang kinahaharap na problema sa kuryente ng isla ng Mindoro at ang long-term solution para dito. Diniluhan ito ni na Oriental Mindoro 1st District Congressman Arnan Panaligan, 2nd District Congressman Alfonso Umali Jr., Occidental Mindoro Congressman Leody Tariela, Oriental Mindoro Governor Yumerlito Dolor, Vice Governor E.J. Falcon, Occidental Mindoro Vice Governor Diana Apigo Tayag, City Mayor Malu Murillo, Nauhan Mayor Joel Teves, at Pinamalayan Mayor Aristeo Baldos Jr. Tinalaki sa naturang pagpupulong ang kakulangan sa supply ng kuryente ng dalawang probinsya na kung saan inilahad dito ang pagkonekta ng mga lalawigan sa Luzon grid sa pamamagitan ng submarine cable sa mainland Luzon na magiging pangmatagalang solusyon. Ang nasabing submarine cable ay isa sa mga nakikitang solusyon upang magkaroon ng sapat na supply ng kuryente ang dalawang lalawigan. Nagkaisa naman ang tatlong congressman na maghahain sila ng resolusyon sa House Committee on Energy upang ipatawag ang DOE, ERC, NPC at iba pang ahensya ng gobyerno para maaprubahan ang paglalatag ng submarine cable. Kasama din sa tinalakay sa pagpupulong ang solar energy na isa sa mga renewable energy na may malinis na mapagkukunan ng enerhiya. Samantala, naglandfall ang sentro ng severe tropical storm Florita sa Maconacon, Isabela, kanina alas 3:30 ng umaga. Ayon sa PAGASA, ilang lugar pa rin sa bansa ang nasa ilalim ng tropical cyclone windstorm signal, dulot pa rin ng bagyong si Florita. Alamin natin yan sa ating ulat panahon. Naglandfall ang sentro ng severe tropical storm Florita sa Maconacon, Isabela kaninang alas 3:30 ng umaga ayon sa PAGASA. Sa kanila ipinalabas sa Tropical Cyclone Bulletin number 12 as of 11 a.m. August 23, 2022 na mataan ang bagyong si Florita sa karagatan ng Maconacon, Isabela. Kumikilos patungo north-northwestward sa bilis na 20 km per hour. May taglay itong lakas ng hangin na 110 km per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot hanggang sa 150 km per hour. As of 11 a.m., nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa northern portion ng Ilocos Norte, southern portion na Babuyan Islands, mainland Cagayan, at northeastern portion ng Isabela. Signal number 2, rest of Babuyan Islands, rest of Isabela, Quirino, northern at eastern portion ng Nueva Vizcaya, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, rest of Ilocos Norte, Ilocos Sur at northern portion ng Aurora. Habang nakababa naman ang signal number 1 sa mga lugar ng Batanes, rest of Nueva Vizcaya, rest of Benguet, La Union, eastern portion ng Pangasinan, northeastern portion ng Tarlac at rest of Aurora. Pinalalakas rin ang bagyong Florita ang hanging habagat na siyang magpapatuloy ng pagbuhos ng ulan hanggang sa malalakas na pag-ulan. Ganun rin ang local thunderstorm sa bahagi ng Mimaropa. Kaya naman pinag-iingat ang publiko sa posibleng bigla ang pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng pag-uulan. Ganun rin ang pag-iingat sa paglaot kung saan ay naglabas rin ng gale warning ang PAGASA. Maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube at lamang po ang tahin at ilike rin namin Facebook page, Newsline, Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalab ng Newsline, staff and crew sa araw na ito. Para po sa inyong comments and suggestions, mga balita at informasyon na nais niyong iparating sa aming programa, tumangkol lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli si Jake Viray na nag-iiwan sa inyo na isang maganda at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.